What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Samahan nyo ako, guys. Mag-unbox tayo ng binili ko sa Lazada. Okay? Ito yung bago natin gagamitin camera para sa mga future vlogs ko. Ano? Tara! 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 Unbox na natin! Guys, unbox natin ito. Itong binili ko ay Osmo Action Camera mula sa Lazada. Kaya naisipan kong mag-vlog kasi nakalagay dito no video, no refund or replacement. Diba? So, kailangan kong i-video yung pagbukas ko para kung may defect man itong product na to, meron akong laban. Diba? Kung gusto kong ipa-refund or i-return. Ayun, okay. So, kaya naisip ko, i-vlog ko. Okay, umpisahan na natin. Guys, tara, tara, unbox na natin. Sa mga magtatanong pala, bago natin umpisahan, nabili ko lang to ng 9,000 sa 6-6 sale ng Lazada. Actually, mas mura pa nga sa Shopee, mga 8-5 lang yata nung sale nila. Kaso, may oras lang eh, hindi ako umabot dun. Kaya ito ang nakuha ko sa Lazada. So, ayun, excited na akong buksan, kaya tara na. Okay guys, umpisa na natin buksan. So ayan, makikita nyo, selyado. Selyado ang gilid, sabi, pakita ko raw both sides. So ayan, selyado, 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 selyado. Selyado, maigi, talagang selyadong selyado siya. Okay? Pwede na buksan? Pwede na ba? Pwede na? Okay. Pwede na. Buksan na natin. Oops. Oops. Ayan. Seal na seal. Okay, nandun na yung box. Ito, naka-bubble wrap. Naka-doble. Doble ang bubble wrap niya, makapal. Ayan. Para talagang silyado. Ayan, no? So, nagtataka kayo siguro sa presyo, bakit 9,000 mo lang nabili ito. Alam ko kasi, ang brand new na Osmo Action Camera is umabot ng 20,000 plus. So, ito kasing unit na to, guys, ito yung mga refurbished unit. Ibig sabihin, ito yung may mga defect dati, pwedeng returned ng client or pwedeng hindi siya defective, pwedeng mga old stocks, basta ganun. May mga kakaiba dito. Kakaiba eh, no? Tapos, ang ginagawa ng company is aayusin nila, parang irerecon, ano ba tawag doon? Basta yun na yun. So, good as new na ang condition niya. So yun nga, pero naka-ano siya, naka-tag siya as refurbished. Kaya para sa akin, sulit. Kasi half ng price para makakuha ka ng Osmo Action. Actually, wala akong balak bumili talaga nito. Nalintikan lang talaga ako sa June 6 na sale ng Shopee or Lazada. Tapos, isa pang... Ayan na, buksan na natin. Tapos isang reason pa bakit binili ko to. Mamaya ako nasabihin. Ayan. So, bukas na natin. Actually, dati meron akong action camera. Gamit ko yun, motovlogging. Dati pa, bata pa ako nun. Motovlog na ako nun. Joke lang, hindi naman bata. Pero dati pa yun. So, ayan, guys, eto na. Na-open na siya. So, dito, makikita nyo, guys, yung unit. Ito may mga sticker pa. So, parang good talaga as new siya, no? Okay. So, yan yung unit. Merong front screen.
Yan, malaking tulong yan para sa mga vlogger na katulad ko, para makikita nyo yung mukha nyo habang nagsasalita kayo, or para alam nyo kung nasa tamang angulo pa ba yung video nyo. So, ayan. Simple lang naman siya. Tapos, ano ba ito? Ayan, may case na pala siyang kasama. Case na ba ito? Ayan, may kasama siyang case. Ito lang yung mismong unit niya. Ayan, oh. So, ayan, case lang pala ito kung nandito. Okay, so ayan yung unit. Tapos nandito yung ito, nandito siguro yung battery tsaka ibang accessories. Okay, so nandito nga yung mga ibang accessories. Oops, ano to? Ah, lagayan ko, mga mount. Tapos eto na siguro yung battery. Okay, tama, battery nga siya. DJI battery. So may isa siyang battery. Ayan, ito para dito to, lock. Oh, meron nga ganito, wala naman tabi. Ay, ito pala, ayan, para dito yan. Okay, so ayan, ayan lang yung laman niya. Tapos meron dito yung card, user's manual siguro, tsaka warranty card. Ayan, user's manual nga. Hindi na natin babasahin isa-isa yan. Okay, hindi na mahalaga yan. De, joke lang. Mahalaga magbasa ng user's manual pag bibili kayo ng mga gamit. Para huwag kayong matulad dun sa isa kong kliyente dati. Hindi ko na ikikwento. Okay. So, yan. Kabit natin yung battery, guys, para makita natin yung ewan. Ano ba yung makikita natin pag kinabit natin yung battery? Yan, para ma-power on natin siya. Yun, oh, nakalock na. Ayun, naglock. So, on natin. Power on natin. Kung wala siyang karga. Ah, mali. Dito ako nag-on. Tang ako, no? Dito pala on power. Ayun. Ay, magbukas. Bawal ang charge. Okay, balikan ko kayo, guys. Charge ko muna. Ayun, guys. So, habang nag-charge ako, buksan muna natin yung ibang binili ko. Eto, sa Shopee ko naman ito nabili. Actually, ano ako eh, mas ma-Shopee ako kaysa sa Lazada. Shopee ko, may halos ako nag-check out ng kung ano-ano. Minsan, di ko naman gagamitin. Wala lang. Parang pantanggal kati lang. So, eto, isa sa mga nabili ko pa. Tawag dito. Ano nga pa, nakalimutan ko na nga yung mga pinagbibili ko eh. Ayan, mga nagdadatingan lang sabay-sabay. Ayan, selfie stick pala to. So, para pagka mag-vlog ako eh, ano, madali. Ayan, so, ayan, may selfie stick na ako na medyo maganda-ganda quality. Ayan. Anong brand din ito? Hindi ko alam, wala. Walang brand. So, ayan. Okay, selfie stick. Tapos ito. Ito, di ko palang kung paano ko gagamitin ito at kung saan. Pero pakiramdam ko magagamit ko naman ito. Di ko lang alam kung para saan. Basta, sigurado ako magagamit ko ito. So, ayun. Tapos bumili ako nung makaraan dumating na ito. Ito yung memory card na nabili ko. Lexar 128. Ayan nga. Nakalagay dito is A1 V30. So, nag-review kasi ako nito kung ano yung compatible na memory card doon sa camera. So, pag bibili kayo ng memory card, huwag basta-basta lang nabili. Kailangan alam niyo yung compatibility niya para hindi masayang yung bili niyo. Okay? So, balikan ko kayo pag gusto mag-charge yun para mabuksan na natin. So, yun guys, I'm back. Na full charge na natin itong Osmo Action natin na camera. So, buksan na natin. Tanggalin muna natin itong mga cover. Ayan, so ito natanggal ko na yung nasa harapan. So power on na natin, full charge na siya. Ayan, on. Ayan, oh. So may nakalagay dito, QR code para ma-activate daw itong DJI Mimo.
siguro ito yung app ng DJI. So, tsaka na natin gawin yan. Skip na lang natin. Ayun, set ng date. Ayan, June 12, 2021. Okay. Time. Ang oras natin ay 7:42. So, set natin 7:42. Ayan, so nakaset na. Please activate before use. So, meron ako dito nakalagay skip activation remaining is 3. So, pwede ko munang gamitin ngayon to, itong camera natin. Gamitin natin dito sa monster tank ko. Tsaka sa ending video natin, okay? So, yun guys, gamit ko na itong Osmo Action camera natin. Ayan, ayan, ayan. Ayos ba? Tara, videoan natin itong aquarium ko. So ayan, oh, medyo madilim dito sa bahay. Tapos naka-dim light lang ako. Nasira kasi yung ano, yung tawag dito, yung cosmic light ko. Nagtatalon yung mga arwana, nabasa yung adapter. Kaya sira. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung quality ng video. So yung screen rate ko, ayan. Yung slime niya, kung mapapansin nyo, ano yan eh? Sinipsip ng plug tail, kaya tinanggal ko yung plug tail. Nandito ko yung plug tail ngayon. Nandiyan sa sock. Tapos itong mga bite mark, alam nyo naman na yan. Yan, pinipilit kasi ng main stingray natin. So yun. Okay na. Tsaka na natin gamitin ito pang vlog talaga ng mga alaga ko. Sa mga magtatanong bakit nagpalit ako ng camera, okay naman yung cellphone. Yung cellphone na ginagamit ko sa vlogging. Kasi guys, eto yung dahilan talaga. Gusto ko mag-bike vlogging. Gusto kong pasukin ng bike vlogging. Ayan o, para dito, yung bike ko. So, para ma-record lang yung mga ride namin. Siyempre, madalas solo ride ako. Gusto ko lang i-record yung mga nangyayari sa pagbabike ko. Same lang nung nag-umpisa akong mag-vlog dito sa Arowana Keeping, para lang sa personal use ko yung dati. Okay lang walang manood ng mga vlogs ko sa regarding sa bike. Ang mahalaga is pwede ko siyang balik-balikan. Ayun. So maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood dito sa channel ko. Kung bago lang kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay? Abangan niyo ang mga bike vlogging ko. Salamat! Bye-bye!